Nagpapatuloy pa rin ang imbestigasyon sa patong-patong na kasong isinampa sa dating hepe ng Puerto Princesa City PNP sa pagkalbo ng ikta-iktaryang mangrove sa Sitio Bucana, Barangay Iwahig. Magyang paghahanda sa gagawing reforestation at rehabilitation sa lugar ay inilalatag na. Nagiba na rin umano ang maitinayong istruktura sa ginawang subdivision sa loob ng Bakawan. Pero may ilan lang na hindi pa magalaw dahil na rin sa kahilingan ng kapitan ng barangay matahimik na mapag-aralan ng expansion ng relocation site sa lugar. Paraan para mabawasan ang informal settlers na sumisira sa mga bakaw. The good thing, because of the DNR meeting with the city government din at yung mga ahensya, pumayag na yung DNR na mag-identify ng mga habitable para matugunan din natin yung pangangailangan ng ating mga residente sa barangay matahimik. Idinana ito sa resolusyon ng barangay at ipinasana sa Puerto Princesa City Government. Magiging Department of Environment and Natural Resources o DNR nakatanggap rin ng kopya. Pero kailangan pa rin itong pag-aralan dahil maaring pasok pa ito sa timberland. Hindi natin ko na yung response ng city government. No? Mm-hmm. Pero sa atin, doon sa nakipag-usap rin kasi sila sa office natin, at siya may request nila baka may mga other areas, no, or additional areas na pwede doon sa plan, doon sa may relocate, may resettle yung mga nag-inverse ng mga groups. No? Hindi na muna pinakailaman ng DNR ang mga nakatanggap ng notice to vacate habang nasa proseso pa ng pag-aaral sa pagpapalawak ng relocation site. Ilang organisasyon na rin at ahensya ng gobyerno ang nagnanais na suporta ng programa na muling magpapayabong sa mangrove area ng Sitio Bucana. Rex Ruta, ABS-CBN News.